Yun, what's up mga kaludes, pupunta tayo ngayon sa shop na Bryce Motor Parts and Accessories. Alright, let's go. Alright mga kaludes, nandito tayo sa Bryce Motor Parts, papapinturahan natin yung magneto natin. Alright. Ano ba klaseng yung ano? Mabilis nga labas ng plaka nito eh. Ilang buwan pa ako? Wala pa isang buwan. Ganun lang pala kanali, tanggal agad eh. Kunti pa lang kalahong eh. Dumi nga lang eh. Sa ano yan eh? Umiikot pala yan yun pagka pina-start mo. Oo, ito yung pinaka-starter niya, wala na rin starter niya. Ah, yan na yung pinaka-starter niya. Yan, meron pa yung papayuman siya. May pula. May June, July, August. September. 6 months na pala yan eh. September 3. Boxing ko rin yun ha, sa itang dos ha. Kapag pininturahan mo kasi nang hindi mo niliha, hindi ka kapit sa pintura. Oh, matatanggal lang din yun eh, di ba? Kailangan ka sa pininturahan para may kakapitan yun. Hindi naman yung niya na sobrang ano. Hindi pa pinapapi nga yun yung parang machine nilo. Tapos pakamula na konti. Matanggal lang yung ano no. May kakapitan lang yung pintura. Oo. Saka matanggal lang yung pintura. Ay yung kalawang. Yung kalawang. Kapag kayong sobrang kalawang may ginagamit akong ano dyan, chemical. Matanggal talaga no. Oo, yung turbo. Tanggal talaga yun. Rust remover. Pero yung ano ng Mio, yung magneto, putang na. At 10 taon na hindi pa kanya lawang. Yung akin, scooter. Okay, dati. Ito ng Mio, lahat ng Mio. Mio 40. Hindi talaga kinakalawang. Hindi. Yan kasi nababasa eh. Di ba na... Yun nababasa, di ba? Saan pa nakalagay niya? Yun pala, no? Saan pa, no? Ano siya? Mayroon siyang top coat na parang anti-rust. Ah, yung size sa Mio, no? Pero kapag yun naman, niliha mo, yung sinimulan na niliha mo, dun na magsisimula yung kalawang. Kasi nawala na yung ano, anti-rust. Mga lods, binibilad muna para kumapit yung pintura pagka first coating. Alright, yan lang natin sunod. Yung mga kalods, katabi lang to ng ano, Pentecostal Church. Ayun mga lods, ito pala yung pinagsasalpakan ng magneto natin. Ito yung tatay yung tinatawag na stator. Medyo madumi na siya, kailangan linisin na siguro bubugahan ito mamaya ng power hose para matanggal yung mga dumi-dumi niya. Alright! Ayun, first coating na mga lod. Plastic para hindi madamay sa loob, no?
kasing tago tayo dito, mainit eh. Ayun mga lods, binubugahan lang ng power hose yung labas ng radiator natin para matanggal yung mga buwa-buwangin o di kaya mga alikabok para malinis. Ayun, bubugahan din yung loob ng stator mga lods para matanggal yung mga nakadikit na dumi. Ayun mga lods, may mga gold balls din dito sa mga kapwa ko na may mga Aerox dyan. Baka gusto nyo bumili ng mga gold balls, pumunta na lang kayo dito. Mas mura to at saka siguradong legit para makatipid din kayo. Siguro pwede rin dito bumili ng buy set at magtanong na lang kayo. Alright mga kalods. Ayan mga lods, papalitan natin yung bolt ng fender natin at saka yung sa disc bolt tapos yung sa sensor na bolt natin. Bali ito yung mga gold bolts na ilalagay natin mga kalods, i-install yan mamaya para maganda yung motor natin. Right, katabi lang siya mga lods ng Pentecostal Missionary Church, Lower Bukitan to mga lods. Ayun mga kalods, sa last coating na to, tapos ito pwede na isa lang, papatuyuin na lang. Right. Salapat to. May checkpoint dyan ngayon. Buti may helmet ako dala. Lagi mo nakakalimutan helmet mo dito. Wala naman talaga, lahat ng checkpoint, motor ang kinitarget, hindi sasakyan. Dapat lahat eh no, parang discrimination sa mga nakamotor yun. Criminal nga tingin nila sa nakamotor. Samantalang yung sa... Pagmayakas ka, driving it. Sa ECHA yung motor, kinuyog ng kotse eh. Hindi nila yun. Kompleto sila dito, pang sporty, lahat ng mga scooter meron silang mga parts dito. Meron din silang mga parts ni Boss Mickey Maso, punta lang kayo dito. Ayan, may mga bell, pulley, lahat, pulley set meron sila. Meron din silang super oil dito mga lods, punta lang kayo dito, hanapin nyo lang si Boots. Yun, magandang pagkapintura niya mga lods, oh. Makinis, high temp nga pala ang gamit ni Boots dyan, kaya matibay-tibay yan, hindi basa-basa natatanggal yung pintura. Ayan, binabalik na yung parang propeller niya para may balik na ulit sa makikabit na dun sa stator para matapos na mga lods. Right. Ayan na siya lods, di ba ang ganda tingnan na wala.
ng wala kang makikitang kalawang. Lapin nyo lang si Boots pag gusto nyo nagpagawa dyan. Mura lang, ayan, lalagyan nyo ng grasa para hindi kalawangin yung pinaka-thread nya. Alright, let's go. Ayan mga kalut, ikakabit na ni Boots yung magneto natin. Ayan mga kalut, tingnan nyo ang ganda ng pagkapintura ng magneto. Ayan mga kalut, hindi na ito basta-basta kakalangin kasi high-tip yung gamit na pintura. Ayan, swak na mga kalud sa kinakabit na. Ayan, sakto. Sa tornilyo na lang. Sa mga gusto mong paggawa dyan, hanapin nyo lang si Bots. Dito lang ko sa ML Quezon, Lower Bicutan. Katabi lang ng Pentecostal Church. Alright. Right mga kaludz, tapos na tayo, magbabay na lang tayo, tapos na yung pagpintura ng magneto natin. Right, bye-bye mga kaludz. Ayun mga kaludz, pauwi na tayo. Sulit yung pagkapintura ng magneto natin. Bali, hanapin nyo lang si Boots pag gusto nyo magpapintura. Nasa Bri Motor Parts lang siya. Located lang siya sa ML Quezon, Lower Bicutan, Taguig, katabi siya ng Pentecostal Church. Alright mga kaludz, huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe, and comment. And hit the notification bell para update kayo sa mga bago nating upload. Alright mga kalods, see you in the next upload. Bye-bye!